Matapos magsalita ng isang ilang whistleblower, ibinunyag naman ang ilang mga mangingisda na ginamit dimano ang kanilang mga pangalan para maging beneficiary ng pork barrel mula sa isang NGO. Sa pagsusuri ng COA o ng Commission on Audit, nasa 1.7 billion pesos na PDAF o pork barrel ang natanggap ng 8 NGO na sinasabing itinatag ni Janet Lim Napoles. Nauna nang itinanggi ni Napoles na may kaugnayan siya sa maanumalyang transaksyon. My report, si Susan Enriquez. Simpleng mangingisda lang sa Masantol, Pampanga si Mang Venancio Quinto. Pero isang araw, bigla na lang daw siyang nakatanggap ng isang sulat mula sa Commission on Audit. Tanong ng ahensya sa mangingisda, natanggap na raw ba niya ang pondo para sa kanyang sakahan? Yun daw, yung 35,000. Binigay sa amin, wala namang, nasing wala kaming nakuha. Yung napunta sa amin. Ang tinutukoy ng COA sa sulat, yung pondo mula sa pork barrel ng ilang mababatas na inilaan ng DA para sa mga magsasaka sa Pampanga sa pamamagitan ng kaupdanan Manggugugma Foundation. Isa ito sa mga NGO na ayon sa ilang whistleblower ay itinatag ni Janet Lim Napoles. Nauna na itinanggi ni Napoles ang akusasyon. Ang mangingisda si Mang Rodante Mendoza, bukod sa walang nakuhang pondo, nagkautang pa raw. Siyempre, nagulat kami. Wala naman kaming alam na inutang. Para saan daw yung utang niya? Para sa palay. Palay? Eh, baka, wala ho ba kayong sinasaang lupa? Eh, nung panahon na yun, wala na, hindi na kami nagkukuha ng palay, epispan eh. Kaduda-duda raw ang listahan ng mga sinasabing nakatanggap ng pondo. Gayong karamihan sa kanila, mga mangingisda at hindi magsasaka. Yung mga tao ay existing talaga, nandito yung mga tao, taga rito talaga yung mga tao. Pag barangay Nigi, meron talagang ganung pangalan. Pag barangay San Pedro, meron talagang ganung pangalan. Pero yung iba ay underage, yung iba ay patay na, yung iba ay nasa abroad na matagal na, yung iba ay hindi natin kaisip, pero kasama yung mga pangalan. Puro palaisdaan sa amin since 2003. Sa Bataan, nabiktima rin umano ng panloloko si Samal Mayor Jean De La Fuente. Gate niya, wala siyang natanggap na 10 milyong pisong pondo mula sa DA. Gaya ng ilan, pineke rin daw ang kanyang pirma. Obvious, pineke yung pirma ko. If I request something na sinabi ko na ang mag-i-implement yung foundation, ang magiging proseso, di ba? You know, ibababadil yung pondo, tapos mumuha kami ng foundation, ilalabas ko yung foundation. Nandito wala, I mean, from BBM yata yun, diretso doon sa foundation. Sa special audit ng COA, lumabas na nasa 1.7 billion pesos na PDAP ang napunta sa 8 NGO. Ang mga ito, nabanggit ng mga whistleblower na sinabing ginamit di umano ni Napoles. Nasa 12 NGO naman, ang binigyan ng 900 million pesos mula sa Malampaya Gas Project sa Palawan. Ito naman ang mga di umano ni dummy NGO na pinondohan daw ng Malampaya Fund ayon sa whistleblower na si Merlina Sunyas. That only confirms na may posibilidad, may semblance of truth yung sinasabi nila. Diba? Dahil nakita namin sa audit eh. Ang isa pang napansin ng COA, halos pare-pareho lang ang mga ahensya ng gobyerno na nagpopondo sa mga tinutukoy na NGO, gaya ng NABCOR o National Agribusiness Corporation sa ilalim ng DA. Base sa audit report ng COA noong 2009 at 2010, questionable ang pagpondo ng NABCOR sa 14 na NGO. Kahit kulang daw kasi ang requirements nito, naglaan pa rin daw ang NABCOR ng pondo na aabot sa 400 million pesos. Dagdag pa rito ang hindi pagsumite ng mga NGO ng liquidation document. When we do the audit of the PDAF, we follow the money. So in following the money, we will be looking at the records of the implementing agency. So if this implementing agency has transferred this money to the different NGOs, then we will be looking at the documents that would prove that such money really flow into the hands of the NGO. And from there, who will be the beneficiaries? Susan Enriquez, GMA News.